Ani guys, oh. Marubing ka guys, inaaning suga guys. Kinagat ng takot ang isang gwardya sa isang paaralan nang multuhin siya sa araw bago ang Biyernes Santo. Pinaglalaruan ang mga ilaw ng fourth story building at kinuhaan niya na ito ng video sa akto. Tungayan natin! Ani guys, oh. Marubing ka guys, inaaning suga guys. Tiga ka magdagandagan angat sa Biyernes Santo. Dito, gwapo mo kay suga dito. Dere, anarigid siya. Karon po na siya naging anak, guys. So, ang uban, condition ng suga, guys. Oh. Yang iro, si Guwang. Kaya niyo na, guys. Marubing mo dito. Gawa na ka, guys. Dika mo magdagandagan. Ang iro si Guwang. Anas labas ang iro daw si Guwang na di makitaan daw na. Karoon na po naninayaan ng suga. Gabi na kung nidunggan dia pero matlang. Yan yung pinaka-common na pangyayari sa Semana Santa. Yung tipong may ganito mga nakakatakot na pangyayari kasi nga namamatay ang Diyos. At yun yung time na lalabas yung mga masasamang elemento, mga masasamang nilalang dito sa mundo dahil nga namamatay ang Diyos. Kaya yan yung time nila para lumabas sila, na gumawa sila ng mga masasamang mga gawain na of course, naaayon sa kanila mga masasamang elemento, mga masasamang nilalang, kaya may mga nakakatakot na pangyayari. Yan yung pinaka-common na nagaganap kapag Semana Santa. No, yung mga masasamang espiritu, nagpaparamdam, yung mga tao, may nakikitang mga masasamang elemento sa balat ng lupa. Yan yung madalas na nakagawian kapag Semana Santa, di ba? Kasi namamatay yung Diyos. And again, wala silang masyadong oras para magpakita, magpaparamdam. Yan lang yung Semana Santa kasi nga namamatay yung Diyos. Pero kapag nabubuhay muli ang Diyos within 3 days, again, the Lord is our light. So, mawawala sila dahil nga protektado tayo sa pamamagitan ng ilaw ng Diyos na siyang tagapagligtas sa atin. Kaya po, sana'y patuloy tayong manalangin, patuloy tayong manalig sa Kanya. Kahit siya'y namamatay pero hindi siya, ibig sabihin na namamatay, mawawala siya. Buhay siya kahit patay siya at nananatili siya dito sa ating puso, sa ating mundo, na siyang tagapagligtas sa atin at siya yung magiging hari sa atin at siya yung liligtas sa atin sa kapahamakan na kagagawan ng mga masasamang elemento o nilalang sa mundo. Yun lamang po. Meron daw si Guwang na doon makitaan doon na. Karoon na po naninayaan ng suga. Gabi na kung nidunggan dia, pero matlang.